Magandang araw po sa mga kapatid na palangga ko sa Ginoo. Una, tayo po natin manalangin sa Panginoon. Banal at mahabaging amang Diyos na nagmamahal sa amin. Salamat po sa iyong dakilang biyaya na naligtas amin sa kasalanan at hinawa kami ang mga anak ng Diyos, banal na anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng banal na dugo ni Yesu Kristo, kami tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ngayon nabubuhay sa makasalanang ng mundo bilang tunay na Kristiyano. Pakibigay sa amin ang iyong karunungan at kapangyarihan upang kami ng mga maraming mga kalooban ng Panginoon, lalo na sa pamamagitan ng aming Philippine Life of the Mission, maliligtas ang maraming mga kaluluwa. Pagigamitin ang aming Philippine Life of the Mission para sa iyong dakilang kaluwalatian. Ngayon, ang maraming mga kabataan mula sa buong Pilipin humarap sa iyong pananalita para sa iyong other retreat. Ngayon, dahil sa corona pandemic, hindi kami makapagtipon sa isang lugar. Pero sa pamamagitan ng online sermon, online fellowship, ngayon humarap kami sa iyong pananalita. Pakisamahan kami at ang pakibigay sa aming puso ang iyong dakilang biyaya at pag-ibig. Nawa sa pamamagitan ng aming Philippine Life to Mission, walwalati ang Panginoon lamang at kami din kagatian ng maraming mga kantimpala. Ngayon, kami nabubuhay sa huling panahon. Nangyayari ang maraming mga kaguluhan na kasamaan sa buong mundo. Ito'y tamang ebidensya na malapit ang panahon na darating ang aming Panginoon. Kung dumating si Jesus Kristo sa mundo, kung kayo matatapos ang lahat at ang lahat ng mga tinaligtas na kaluluwa ay itatapon sa walang hanggang impyerno. Kaya para sa kanilang kaligtasan, pagigamitin ang aming mga kabataan. Sa tawag sa pamamagitan ng Young Adult Retreat 2021, naway lumalago patuloy ang aming pananampalataya at ang magiging mapupuno ay mapupuno ang aming puso ng maraming mga biyaya. Pakibigay sa amin ang iyong kakayahan upang ganapin ang maraming mga gawa ng Panginoon. Hanggang katapusan ng seremon na ito, pakisamahan kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Yesu Kristo, ang aming tagapagligtas. Amen. Okay. Welcome po sa Young Adults Retreat 2021. Ang paksa ng Young Adults Retreat ay Let's Have the Mind of Christ. Yes. Tayo ay dapat mayroong ng puso ni Jesus Kristo upang gawin ang maraming mga gawa ng Panginoon. Ito ay main sermon. Therefore, be imitators of God as dear children, Ephesians chapter 5 verse 1. Kaya kayo'y tumula sa Diyos, kaya ng mga anak na minamahal. At ito'y unang sermon, be holy, kayo'y maging banal, sapagkat ako'y banal. Ako'y magpapahayag tungkol sa kabanalan upang maging mabuting lingkod ng Panginoon. Muna, tapan natin malaman ang tamang kahulugan ng kabanalan. The meaning of holiness, kahulugan ng kabanalan. Na totoo lang, maraming mga pare-parehong salita sa kabanalan. To kalinisan, kadalisayan, katuwiran, katapatan, maraming mga salita. Pero, ang ito'y tamang kahulugan ng kabanalan. Sa wikang Hebreo ay Kodesh. At ang wikang Griego, Hagios. Ang kahulugan nito ay separation, pakihiwalay. Separation for a particular purpose. Kaya, sa Biblia, ang kabanalan ay nangahulugan na separation para sa Diyos. Pagtatalaga para sa Diyos. Kaya, lahat ng mga itinalaga para sa Diyos ay banal. Kaya ang lahat ng mga nasa Diyos ay banal. Hindi nasa Diyos ay hindi banal.
Ito'y tamang kahulugan ng kabanalan sa Biblia. Sa Biblia, muna, ang isang bansa na itinalaga ng Diyos, sila Israel, bansang Israel. Ito'y banal na bayan ng Diyos. Dito, Exodus chapter 19, verse 6, sa akin, kayo'y magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Ito ang mga salitang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Yes, sa akin sa Panginoon, Israel ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Kaya, ang bansang Israel ay may special sa buong mundo dahil sila ay itinalaga ng Diyos. Kaya sila ay naging banal na bansa sa Diyos. Isa pa, Levitico chapter 22 verse 32-33, babasahin ko po. Huwag ninyong lalapastanganin ang aking banal na pangalan, kundi ako ipakakabanalin sa bayan ng Israel. Ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo, na naglabas sa inyo mula sa lupain ng Ehipto, upang ako'y maging inyong Diyos. Ako ang Panginoon. Ganito, Israel ay itinalaga ng Diyos ng banal. Totoo lang, spiritual Israel ay iglesia, mga naligtas na tao, mga banal na naligtas. Kaya tayo'y naging banal sa Panginoon. Ito, Hebreo chapter 10, verse 10, at sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. Yes, dati tayo hindi banal. Pero sa pamamagitan ng dugo ni Yesu Kristo, tayo'y naging banal. Ito'y biyaya ng Panginoon. Kaya, dito, unang Corinto chapter 1 verse 2 dito, sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa mga ginawang banal kay Kristo Jesus, mga tinawag na banal, kasama ng lahat na sa bawal lugha ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Hesu Kristo na kanila at ang ating Panginoon. Ganito, ang iglesia ay banal kay Hesu Kristo. Kaya ngayon, ang church, mga naligtas na kapatid, ay pareho sa espiritual Israel na itinalaga sa Diyos. Okay? Sa Israelita, sinabi ng Panginoon sa Israelita na gawin ang isang special na lugar. Isang special na lugar. Ito'y tabernakulo. Ito'y tabernakulo, tabernakulo. Isang lugar na puspusan ng kaluwalat. Tian ng Diyos. Dito, tingnan natin ng Biblia, Exodus chapter 29 verse 42 hanggang 44. Babasahin ko po. Ito ay magiging isang patuloy na handog na sinusunog sa buong panahon ng iyong mga saninahi sa pintuan ng toldang tipanan sa harapan ng Panginoon. Kung saan ko kayo tatakpuin upang makipag-usap ako roon sa iyo. At doon makikipagtakpo ako sa mga anang ni Israel at ito ay pakakabanalin ng aking kaluwalhatian. Aking pakakabanalin ang toldang tipanan at ang dambana. Gayun din si Aaron at ang kanyang mga anak ay aking pakakabanalin upang maglingkod sa akin bilang mga pari. Ito, toldang tipanan, ito ay tabernakulo at tabernacle. Exodus chapter 40 verse 34 din. Dito, pagkatapos ay tinakpan ng ulap ang toldang tipanan at pinuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang tabernakulo. Si Moises ay hindi makapasok sa toldang tipanan sapagkat nanatili sa ibabaw niyo ng ulap at pinupos ng kaluwalhatian ng Panginoon ang tabernakulo. Kanito, sa Israelita, tabernakulo ito'y napakabanal na lugar sa haram ng Panginoon. Kung gayon, anong espiritual na tabernakulo sa panahon nito? Ito, banal na lugar ng church. Kaya, itong gusali ng church magiging espiritual na tabernakulo. Pero, sa Israel, tabernakulo lamang hindi banal. Dahil, Exodus chapter 3 verse 4, nang makita ng Panginoon na siya ay pumunta sa kabila upang tumingin ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Moises, Moises, sumagot siya, narito ako. Kanyang sinabi, huwag kang lumapit dito. Hubarin mo ang sandalya sa inyong mga paa sapagkat ang takong yun kinatatayuan ay banal lupa. Yes, dito. Dito nga ilang ng Sinai,
Isang araw, nakapakita ang Panginoon kay Moises. At dito naging banal na lugar. Sa totoo lang, itong karaniwang lupain, karaniwang ilang. Pero kapag nakapakita ang Diyos, ang lugar nito naging banal. Kaya ang banal na lugar ay nangangahulugan na ang mga lugar na ipinakita ng Diyos. Kaya kayo, nagtitipon-tipon sa gusalin ng church at bawat bahay ng mga kapatid, brothers or sisters, kung kayo dahil sa mga cell fellowship o brother fellowship, sister fellowship, kung gayon doon ang lugar din ay magiging banal na lugar na may Diyos. Okay? Pero isa pa dito, Josue chapter 5 verse 13, nang si Josue ay nasa may Jericho, kanyang itinaas ang kanyang paningin at nakita niyang nakatayo ang isang lalaki sa tapan niya na may tabak sa kanyang kamay. Lumapit sa kanya si Josue at sinabi sa kanya, "Ikaw ba ay sa panig namin o sa aming mga kaaway?" At kanyang sinabi, "Hindi, ako ay naparito bilang pinuno ng hukbo ng Panginoon." At si Josue ay sumusop sa lupa at sumamba at sinabi sa kanya, "Anong ipinag-uutos ng aking Panginoon sa kanyang lingkod?" Sumagot ang pinuno ng hukbo ng Panginoon kay Josue, "Hubari mo ang panyapak sa iyong paa, sapakat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal at gayo ng ginawa ni Josue." Dito, sa haram ng Jericho, ito ay hindi banal na lugar. Isang ilang lamang, karaniwang ilang lamang. Pero dito, nakapakita ang Diyos kay Josue at kanito, ang dakong nito ay naging banal. Kaya, pwede nating malaman, sa paningin natin, may isang makaraniwang lugar. Pero doon, kung nagpakita ang Diyos, kung kayo magiging banal. Kung tayo, nagtayo ng isang karaniwang lugar ng banal kusali ng church, kung kayo doon, yung lugar ay magiging banal. Dahil sa Diyos. Oo, ganito. Kaya, sa loob ng Israelita, may kanitong banal na tabernakulo ayon sa salita ng Panginoon. Sa loob ng itong tabernakulo, maraming mga banal na kagamitan. Ito, Exodus chapter 40, verse 9 and 10. Babasahin ko po, "Pagkatapos ay kukunin mo ang langis na pambuhos at bubuhusan mo ang tabernakulo at ang lahan na naroon at iyong pagkakabanalin at ang lahan ng kasangkapan, yon ay magiging banal. Bubuhusan mo rin ng langis ang dambana ng hantong na sinusunog at ang lahan na kasangkapan yun at iyong pagkakabanalin ang dambana at ang dambana ay magiging kabanal-banalan." Yes, ganito, sa loob ng lahat ng mga kagamitan na nasa loob ng tabernakulo ay banal. Kaya dito ang Diyos ay napakita sa Israelita ng kanyang sarili. Okay? Apo ba? Ito. Kaya Matthew chapter 18 verse 20, "Sapakat kung sa nakakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan ay naroroon ako sa gitna nila." Anong ito? Ang mga naligtas na kapatid, brother o sister, kung sila ay nagtipon sa isang lugar para sa fellowship, kung gayon doon may Diyos. Ganito, naroroon ako sa gitna nila, sinabi ni Jesus Cristo. Kaya kung tayo ay nagtipon sa isang bahay, kung gayong bahay ay magiging banal sa pangalan ng Panginoon. Okay? Sa Colossians chapter 4 verse 15, "Patingin ninyo ang mga kapatid na nasa Laodicea, asinin pa at ang iglesyang nasa kanyang bahay." Dito, noong panahon yun, walang ganitong magandang kusali ng church. Kaya ang mga naligtas na kapatid ay nagtipon sa isang bahay ng sister dito na din pa. Ganito. Kaya ating kusali ng church, ito ay banal na lugar sa Panginoon. Kung tayo ay nagtipon sa isang bahay ng kapatid, kung gayon doon may Diyos ay magiging banal na lugar. Kung tayo ay nagtipon sa labas, sa ilalim ng pangalan ni Jesus Cristo, kung gayon doon ay magiging banal. Okay? Kaya, kung tayo nagtipon sa ilalim ng pangalan ng Panginoon, kung gayon tayo dapat maging banal. Bakit? Doon may ating Panginoon. Ito ay napakahalaga.
Pero, sinabi ng Diyos ang itong tabernakulo sa Israelita para sa banal na lugar. Pero, kung sila ay hindi sumunod sa Panginoon, kung gayon ang Diyos ay umalis. Dito, naglalakbay ang Israelita sa ilang, sila ay nagtayo ng ganitong banal na tabernakulo. At pagkatapos sumasok sila sa lupa ng Kanaan, si Haring Solomon ay nagtayo ng malaking magandang templo. Ito'y templo ni Solomon. Ito ding napuno ng kaluwalhatian ng Diyos. Ikalawang Kronika chapter 7 verse 16. Sapagkat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay manatili roon magpakailanman. Ang aking mga mata at ang aking puso ay mananatili roon sa lahat ng Panginoon. Yes, ito ay pangako ng Panginoon sa Israelita. Pero sa ibang salita, kung may condition, kung sila ay sumunod sa Panginoon ng may tapat na puso at sumusunod sa kanyang salita, kung gayon, okay, mangyayari ang pangako ng Panginoon nito. Pero kung sila ay sumuway sa Diyos, kung gayon, aalis ang Panginoon. Ang mapupuksa ang itong mga magandang templo ng Diyos. Ganito. Marco chapter 11 verse 17. Ito ay sinabi ni Jesus, nagturo siya at sinabi, hindi ba nasusulat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bansa. Ngunit, ginawa ninyo itong yungib ng mga magnanakaw. Yes. Noong panahon na dumating si Jesus sa Israelita, sila ay hindi sumunod sa salita ng Diyos, kundi sumusunod sa kanilang sariling kalooban, sa kanilang sariling tradisyon. Ginawa nilang ang banal na templo ng Diyos, yungip ng mga magnanakaw. Bakit? Oo, sa loob ng templo ng Diyos, maraming mga nagnanakaw dahil sa pera. Maraming mga mangangalakal. Ang mga pari, mga banal na eskriba, pariseo, seduseo, sila ay naligaw mula sa tamang salita ng Panginoon. Kaya, ang kanilang panapanabas, napakabanal. Pero, totoo lang, sa paningin ng Diyos, sila ay naging makasalanan. Naligaw mula sa tamang salita ng Panginoon. Kaya umalis. At nangyari. At nangyari ang kanitong masamang situation. Kung gayon, anong sabi? Anong kahulugan nito? Ang Diyos ay umalis. Pero pumasok ang Diablo. Kaya ang kanilang panabas, banal. Pero panoob, marumi, makasalanan. Nangyari ito sa kasaysayan ng Israelita. Kaya, ito, tabernakulo, templo ng Diyos, ito'y banal. Pero, kung mga Israelita ay hindi sumunod sa Diyos, kung gayon umalis ang Diyos. Kung gayon, walang kabuluan ang banal na lugar nito. Parang banal, pero umalis ang Diyos. Kaya, hindi na banal na lugar ito. Okay? Kaya, ang banal na lugar, ito din mahalaga, pero mas mahalaga ito na ating tamang pananampalataya, tamang pagsunod ng may tapat na puso sa Panginoon. Ito mas mahalaga. Okay, tama po ba? Sa tabernakulo, may mga special na tao na sumasamba sa Diyos, naglilingkod sa Diyos sa loob ng tabernakulo. Sila ay pari, priest, pari. Ito, Levitico chapter 20 verse 26, kayo'y magpakabanal sa akin sapagkat akong Panginoon ay banal at kayo'y ibinukot ko sa mga bayan upang kayo'y maging akin. Yes, kayo'y magpakabanal sa akin sa Diyos kapagkat akong Panginoon ay banal. Yes, ang mga pari ay pinakamalapit na tao sa Panginoon kaya sila dapat maging banal. Kaya pari ay special na tao sa Panginoon. Kung kayo ngayon, sino ang pari? Ito, naligtas na kapati. Tayo. Tayo'y pari. Pari ng Diyos. Espiritual na pari ng Diyos. Dito, Unang Pedro chapter 2 verse 4, babasahin ko po. Lumapit kayo sa kanya at isang batong buhay. Bagaman itinakwil ng mga tao, kayo may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos.
At tulad ng mga batong buhay, hayaan ninyong tayo ay bahay tayo bilang espiritual na bahay tungo sa banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasya-sya sa Diyos sa pamamagitan ng ni Jesus Kristo. Verse 9, ngunit kayo isang lahing pinili, isang mahalikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya at na tumatawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Tito. Banal na pagkapari upang mag-alay ng mga espiritual na handog na kasiyasya sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ito'y tamang Kristiyano. Tayo'y banal na pagkapari. Okay? Kayo isang lahing pinili, isang mahalikang pagkapari. Kaya ang lahat ng mga naligtas na kapatid ay pari sa haram ng Diyos. Kaya tayo dapat maging banal. Sa espiritual na ating position ay pari. Sa Biblia, sa Israelita, pari ay pinakamahalagang tao sa Panginoon. Kanito tayo din naging mahalagang tao. Kaya sa Biblia, para sa pari, may maraming mga special na bagay. Muna, ang kanilang kasuotan ay may special. Exodus chapter 28, mula po rin sa babasahin ko po. Ilapin mo sa iyo si Aaron na iyong kapatid at ang kanyang mga anak na kasama niya mula sa mga anak ni Israel upang makapaglingkod sa akin bilang mga pari. Si Aaron at ang mga anak ni Aaron na sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Iwagawa mo ng mga banal na kasuotan si Aaron at na inyong kapatid para sa kaluwalhatian at kagandahan. At sabihin mo sa lahat ng mga kakayahan na aking pinakalooban ng kasayaan, kasanayan na kanilang gawin ang kasuotan ni Aaron upang siya italaga sa pagkapari para sa akin. Ito ang mga kasuotan ng kanilang gagawin. Isang pektoral, isang epot, isang balabal, isang tunika na tinahing kuhit-kuhit na anyong parisukat, isang turbante at isang pamikis. At kanilang igagawa ng banal na kasuotan si Aaron na inyong kapatid at ang kanyang mga anak upang maglingkod sa akin bilang mga pari. Yes, kaya kanito ang mga pari ay nagsuot ng special na kasuotan. Ang damit ng pari ay special. Ito, anong kahulugan ng kanyang damit? Dito, Galatia chapter 3 verse 27. Sapagkat ang lahat na nasa inyo na pinautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Sino ito ang lahat na nasa inyo na pinautismuhan kay Kristo? Sino ito? Naligtas na, tunay na naligtas na kapatid. Tapo ba? Sila ay ibinihis si Kristo. Tayo'y nagsuot ni Jesus Kristo. Efeso chapter 4 verse 22. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng papandayang pagnanasa. At magbago sa espiritu ng inyong pag-isip at kayo magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Yes, dati bago naligtas tayo, ito, dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama. Alisin ninyo. Nag-uba kayo ng dating pagkatao, makasalan ng pagkatao, maruming pagkatao. Pero tayo ay tumanggap ng Espiritu Santo at magbago sa Espiritu ng iyong pag-iisip. Nagbago ang ating pag-iisip mula sa kasalanan, tungo sa katuwiran, kabutihan. At kayo magbihis ng bagong pagkatao. Anong ito? Pareho. Suot ni Kristo. Pare-pareho. Ito, dila lang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Oh, kaya tayo dapat nagbihis ni Jesus Kristo. Kung ngayon ating panlabas ay pare-pareho, kaya ni Jesus Kristo. Tama po ba? At nga, may isang meron pa na banal sa Panginoon. Dito, Exodus chapter 28 verse 36, gagawa ka ng isang pinggan na lantay na ginto at doon iukin mo na ayon sa ukin ng isang pantatak, banal sa Panginoon.
Yung ikakabi dito sa ibabaw ng turbante sa pamamagitan ng taling asul, ito'y dapat nasa harapan ng turbante, kaya dito, doo. Ako ba? Ilalaga ito sa doo ni Aaron at dadalhin ni Aaron sa kanyang sarili ang anumang pakakasalang napasalin sa banal na handog na itinalaga ng mga anang Israel bilang kanilang banal na kaloob. At ito ilalagay palagi sa kanyang noo upang sila itanggapin sa harapan ng Panginoon. Ito, sa noo ng pinakapunong pari, ito may isang pantatak at ito nasulat, banal sa Panginoon, banal sa Panginoon, holiness to God. Lagi ito, inilagay nila ang itong banal sa Panginoon sa kanilang noo. Ano ibig sabihin nito? Ito'y kanilang identity. Ako, banal na pari sa Diyos. Ako, naglilingkod sa Diyos ng banal. Oo, kaya ito'y kanilang resolution, kanilang tapan na puso. Lagi, ang pinakapunong pari ay dapat maging banal. At tayo, pari. Espiritual na pari na naglilingkod sa Panginoon. Kaya tayo din dito sa ating noo, may kanitong pantata. Banal sa Panginoon. Okay? At tapos, ang mga pari ay nagsusunog ng insenso. Exodus chapter 30, verse 36. Iyong didiktikin ang iba niya ng pinong-pino at ilalagay mo sa harapan ng kapan ng tipan. Sa loob ng toldang tipanan na doon kita, kakatakuin. Ito ay magiging kabanal-banalan para sa inyo. Ang insensong inyong gagawin ayon sa mga sangkap niyon ay huwag niyong gagawin para sa inyong sarili. Iyon ay aariin mong banal sa Panginoon. Yes. Lagi, sa tamang oras, ang pari ay nagsunog ng banal na insenso sa Panginoon. Ito'y magiging kabanal-banalan para sa inyo. Iyon ay aarin mong banal sa Panginoon. Ano kaulon ng itong insenso? Ito. Awit chapter 141 verse 2. Ibilang mo ang aking dalangin na parang insenso sa iyong harapan dito. Dalangin, ating dalangin, ating panalangin, ito insenso. Kung paanong nagsusunog ang pari ng banal na insenso sa Diyos, kung kayo din naman tayo nananalangin sa Panginoon ng may tapan na puso. Okay, ito'y pare-pareho. Tayo, pari sa haram ng Diyos. Kaya tayo nagbihis ng banal na damit ni Jesucristo at ang ating may sano at may isang pandatak na banal sa Panginoon. At tayo araw-araw nananalangin sa Panginoon ng may tapan na puso. Okay, ito kaya ang mga gawa ng pari ay pare-pareho sa tamang Christian life. Kanito, ang Diyos ay nagpahayag ng kabanalan sa pamamagitan ng Israelita, lalo na sa toldang tipanan. Kaya banal na pamumuhay. Ang lanang pari ay dapat mabuhay ng banal. Dito, Levitico chapter 22, mula verse 2, babasahin ko po. Sabihin mo kay Aaron, asa kanyang mga anak na sila ay nagsilayo sa mga banal na bagay ng mga anak ni Israel, na kanilang itinalaga sa akin upang huwag nilang lapastanganin ang aking banal na pangalan. Dahil ang mga anak ni Aaron, sila ay mga pari na naglilingkod sa Diyos, kaya kung sila ay naging marumi, kung gayon hindi nararapat na makapaglingkod sa Panginoon, ako ang Panginoon, banal na Panginoon. Sabihin mo sa kanila, sino man sa lahat ng iyong bini sa buong panahon ng iyong saninahin na lumapis sa mga banal na bagay na itinalaga ng mga anak ni Israel sa Panginoon na nasa kalagayang marumi. Sino man sa lahat ng iyong bini na nasa kalagayang marumi. Sila ay banal na pare pero nakasala. Kung gayon ang taong yon ay ititiwalak sa aking harapan, ako ang Panginoon. Okay? Kaya ang pari ay Kristiyano. Pare-pareho. Kung paano ang isang pari nakasala sa Panginoon, kung gayon ititiwalak siya sa haram ng Panginoon. Kaya din naman kung tayo din nakasala, kung gayon. Oo.
Tayo din ay magiging walang kabuluhan sa harap ng Panginoon. Kahit na tayo naligtas, pero magiging walang kabuluhan sa banal na gawa ng Panginoon. Kaya tayo dapat mabuhay ng banal. Ito kaya kabanalan, ito'y katungkulan bilang Kristiyano. Kabanalan, ito pinaka-basic, gaya ng pundasyon ng Christian life. Malinis na Kristiyano, siya ay ito ay unang step para sa mabuting Christian life. Kanito, sa loob ng tabernakulo, ang mga pari naglilingkod kanito ayon sa batas ng Panginoon. Okay? Ang mga pari ay nag-alay ng mga handok sa Panginoon. Handok. Ito. Levitico chapter 27, verse 28. Ngunit anumang bagay na itinalaga sa Panginoon mula sa lahat ng kanyang pag-aari, maging sa tao o sa hayop o sa bukid na kanyang pag-aari, ay hindi maipagpibili o matutubos. Bawat bagay na itinalaga ay kabanal-banalan sa Panginoon. Yes, ang lahat ng handog ay banal sa Panginoon. Bakit? Sila itinalaga sa Diyos. Okay? Dito, Levitico chapter 22, verse 18. Mula. Babasahin ko po, dahan-dahan. Sabihin mo kay Aaron sa kanyang mga anak, asalahan ng mga anak ni Israel, sino man sa sambahayan ni Israel o sa mga tayuhan sa Israel na makahandong ng kanyang alay, maging kapayaran sa mga panata o bilang inialay sa Panginoon bilang handong na sinusunog, upang tanggapin ang iyong iyahandog ay isang lalaki na walang kapintasan mula sa mga toro, sa mga tupa o sa mga kambing. Isto ba ito? Bahalang ang salita, walang kapintasan upang tanggapin. Huwag ninyong ihahandog ang anumang may kapintasan sapaka ito ay hindi tatanggapin para sa inyo. Yes, kaya ang lahat ng handog ay dapat maging pinakamaganda sa Diyos. May kapinsala, kapintasan, may pinsala kung gayo hindi nararapat sa handog. Tayo dapat mag-alay sa Diyos na pinakamagandang bagay. Okay, 21. At kapag ang isang tao ay naghandog sa Panginoon ng handog pangkapayapaan sa pagtupad ng isang panata o kayo'y kusang loob na handog mula sa pakahan o sa kawan, ito ay kailangan saktal upang matanggap. Ito ay kailangan walang kapintasan. Yes, may conditions sa banal na handog. Walang kapintasan. Perpektong handog lamang pwede maitalaga sa Diyos. Ito'y condition sa handog. Sa handog. Okay? At nga dito, kanito nga baka kambing, tupa, at nga mabuting harina, ito'y handog na inialay ng Israelita. Bilang chapter 18 verse 9, ito'y magiging iyo sa mga pinakabanal na bagay na hindi pinaraan sa apoy. Bawat alay nila, bawat handong na butil, na bawat handong na pangkasalanan, at bawat handong nila para sa may salang budwi na kanilang iyahandog sa akin ay magiging pinakabanal sa iyo at sa iyong mga anak. Yes. Kaya tayo dapat maghanda ng banal na handog. Banal na handog. Pero ngayon, sa Israelita, nangyari ito. Malakias chapter 3, verse 8, mula verse 8. Papasahin ko po. Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Kayumay, ninanakawan ninyo ako. Ngunit iyong sinasabi, paano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Sinabi ng Diyos sa Israelita, maraming mga Israelita ay hindi nag-alay ng kanilang ikasampung bahagi at ang mga handog sa Diyos ng may tapang na puso. Hindi. Kaya ganito sinabi ng Diyos, nanakawan ng tao ang Diyos. Dinanakawan ninyo ang Diyos. Verse 9, kayo isinumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalik upang makaroon ng pagkain sa aking bahay.
Nasa kayo, subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tingnan ninyo, kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga pintana ng langit at ibubuhos ko sa iyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Kanito inihanda ng Diyos ang maraming mga pagpapala sa atin, pero maraming mga Israelita nagnakaw ng mga bagay ng Diyos. Ito, ikasapong bahagi. Kaya, lahat ng mga kabataan ng Philippine Revival Mission dapat maging tapat sa paghandog sa ikasampung bahagi sa Panginoon. Ito'y napakahalaga. Sa siguro, maraming mga Kristiyano ay hindi mabuti sa kanitong ikasampung bahagi. Bakit? Nahati ang iyong puso. Hati sa sanibutan, hati sa Diyos. Manampalataya tayo sa kanitong salita. Sa loob ng ikasampung bahagi, sa loob ng banal na handog, may pagpapala. Napakahalaga. Kung gayon, sa panahon ng New Testament, ito'y batas para sa Israelita. Kung gayon, anong batas para sa atin ng mga naligtas na tao? Anong handog? Dito, Roma chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa iyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handong na buhay, banal, na kasiyasya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Anong ito? Anong handok ngayon? Inyong ialay ang inyong mga katawan. Noong panahon nyo, ang pari ay nag-alay ng mga tupa, kordero, kambing, anharina, putila harina, at ang baka. Pero ngayon, tayo naligtas, naging anang ng Diyos, naging espiritual na pari, at tayo nag-alay ng ating sariling katawan na isang handok na buhay. Handok na buhay, anong ibig sabihin nito? Lahat ng handok ay dapat patayin. Dahil kailangan ang banal na dugo. Ano po ba? Kaya lahat ng handok ay pinatay. Pero ito, handok na buhay. Tayo, tumanggap ng buhay na walang hanggan. Tayo, para sa atin, si Jesus naging handok. Siya namatay para sa atin. Kaya tayo nabuhay muli. Kaya tayo nagahandog ng ating sariling katawan sa Panginoon na handog na buhay. Kaya ganito ang sinasabi sa Biblia, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay. At ang alangan ng mga kawan ng Panginoon ay isasalaysay. Tama po ba? Hindi ako mamamatay kundi mabubuhay. Kaya sa pamamagitan ng ating katawan, pwede tayong makapaghandog sa Diyos. Paano? Kung tayo sumusunod sa Diyos, sa salita ng Diyos, katuwiran, kabutihan lamang, kabanalan, kung gayon, okay, ating katawan ay magiging banal na handog sa Diyos. 1 Corinto chapter 6 verse 19-20, babasahin ko po. O hindi ba ninyo nalalaman na ang iyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili sapagkat kayo ay binili sa isang halaga. Kaya luwalatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Yes, luwalatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ating kaluluwa naligtas na. Ating kaluluwa, okay, tinalakas sa Diyos. Pero ating katawan hindi pa. Dahil ating katawan na hindi pa naligtas. Saan? Kailan maliligtas ang ating katawan kapag dumating ang Jesus, ang Diyos, ang Panginoon, Jesus Kristo. Apo ba? Kung gawin magpabago ang ating itong masamang mababang katawan. Kaya ng katawan ni Jesus Kristo. Pero habang nabubuhay tayo sa makasalanan ng mundong ito, pwede tayong makapaghandok sa Panginoon ng may ating masamang katawan. Paano? Kung tayo muna magbago ng ating katawan sa banal, at sumusunod sa kanyang salita, banal na salita, para sa banal na kalooban ng Diyos. Kung gayon, kahit na ating katawan ay masama, kakasalanan, pero inihandog bilang banal na handog sa Diyos. Okay, tama po ba? Ganito. Oo. Kaya, ating katawan, ito, handog. Tayo
nag-aalay ng ating katawan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito'y Christian life. Okay. Kanya ito, sa loob ng tabernakulo, ang mga pari, ito muna, Israelita ay nagtayo ng banal na tabernakulo. Tapos, ang mga pari ay naghahandog, naglingko sa Panginoon ayon sa banal na salita. Sila ay naghahandog ng banal na dugo sa Panginoon. Kanya ito, tayo, tayong naligtas na kapatid, ay nananatili sa banal na church, banal na lugar, banal na kusali ng church, at bawat banal na lugar sa bahay ng brother o sister, na tayo naging banal na pari, nagsuhon ng banal ni Jesu Kristo, sa nasa do natin ay may itong isang pantatak na banal sa Panginoon. At tayo nananalangin araw-araw ng banal na panalangin sa Panginoon, at nag-aalay araw-araw ng ating katawan sa kaluwalhatian ng Diyos. O ito ay tamang Christian life. Araw-araw, si mga Israelita din gumawa ng ganito. Ito ay tamang salita ng Panginoon. Ito ay kabanalan sa haram ng Diyos. Apo ba? Itangyari ang ganitong kabanalan sa Israelita. Napakahalaga. Merong isa pa. Sinabi ni Jesus, sinabi ng Diyos, may banal na araw. Ito, anong ito? Sabbath day. Ikapitong Sabbath day. Anong ito? Remember the Sabbath day by keeping it holy. Ito, isang batas sa loob ng sampung utos. Exodus chapter 20, verse 8. Dito. Exodus chapter 20, verse 11. Sapagkat sa loob ng amin, anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa at ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasan ng Panginoon ang araw ng Sabbath at ginawa itong banal. Yes, kaya Sabbath day, ito'y banal na araw. Bakit? Ang araw nito ay itinalangas sa Diyos. Okay? Pero ngayon, tayo ay nagtitipon-tipon sa loose day, hindi Sabbath. Sa tatulong Sabbath, ito'y Sabado. Sabado. Itong Sabbath, itong isang tanda para sa Israelita, hindi para sa ibang mga hentil na naligtas na tao. Sa Sabbath, ang Sabbath day, nangangahulugan na walang hanggang langit. Bakit? Sa loob, nagsanibutan, tayo'y dapat magtrabaho ng masikasi upang mabuhay. Totoo lang, ito'y sumpa. Sa halamanan ng Eden, sina Adan at Eva, sila nakasala sa Diyos na sinumpa. Sinumpa sila ng Diyos dahil sila nakasala. Kaya nagsimula nga nitong trabaho, pagpapagod. Ito isang sumpa. Ano po ba? Curse. Hindi blessing. Hindi blessing ng Diyos, kundi curse ng Diyos. Pero, ang Diyos ay lumikha ng buong mundo sa loob ng anim na araw. At ang ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Kaya, itong ikapitong araw, itinalakas sa Diyos. Ito nga, naging Sabbath day. Ngayon sa mundo, ating mundo, walang tunay na araw ng kapahingahan. Kung gayon, kailan mangyayari ang tunay na kapahingahan? Yes, sa langit. Kung tayo namatay, tayo papasok sa walang hanggang langit. Doon, ito ay tunay na walang hanggang Sabbath. Walang hanggang kapahingahan. Okay? Kaya, totoo lang, kaharian ng langit, ito ay tunay na layunin ng kaluban, lahat ng gawa ng Panginoon. Kaya, kanito, sa pamamagitan ng Sabbath day, inaalaala ng Israelita ang tunay na blessing ng Panginoon. Kung gayon, sa panahon ng New Testament, anong kahulugan ng Sabbath day? Anong kahulugan ng Sabbath day? Muna, bilang chapter 6, verse 2, babasahin ko, sabihin mo sa mga anak ng Israel, kapag ang sinumang lalaki o babae ay gagawa ng panata ng isang Nazirita upang italaga ang sarili para sa Panginoon. May special na tao, isang Nazirita. Nazirita siya ay nagpanata sa Panginoon, gagawa ng panata. Hindi
hindi mababagsak na pangako sa harap ng Diyos. Siya'y upang italaga ang sarili. Yes, siya'y nagbigay ng kanyang sarili sa Diyos. Siya'y naziritad, special na tao, napakabanal na tao. Sa lahat ng araw ng kanyang pagkabukot ay banal siya sa Panginoon. Yes, kung tayo ay nagpanata sa Panginoon gaya ng isang naziritad, kung gayon tayo araw-araw, magiging banal. Ito isang patas dapat nating ingatan. Anong Kristiyano? Espiritual na naziritad. Tayong lahat nazirita sa Diyos. Kapag nalaman natin ang tunay na kaligtasan na namatay si Jesus sa cross at tinubos ang lahat ng ating kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Kristo, tayo din nagpasya na mula ngayon ako mabubuhay para sa Diyos. Ito'y matatang na panata kaya ng naziritan. Tama po ba? Kaya tayo espiritual na naziritan. Kaya sa ating lahat ng araw ng ating buhay ay banal. Araw-araw tayo dapat mabuhay ng banal. Lucas chapter 9 verse 23. As sinabi niya sa lahat, kung ang sinuman ay nagnanais sumulo sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at dakpasan ng kanyang krus araw-araw at sumulo sa akin. Yes, ito isang katungkulan bilang lingkod ni Jesus Kristo. Kung ang sinuman ay nagnanais muna sa akin, okay, ito'y tamang naziritad. Tanggihan niya ang kanyang sarili. Anong ito? Kanyang sarili. Ibig sabihin, ang kanyang sariling pag-iisip, kanyang sariling intention, sadya, kanyang sariling pangarap, kanyang sariling puso, tanggihan niya ang iyong sarili at magpasa ng kanyang cross. Anong cross ito minim? Ako'y lingkod ni Jesus. Kaya ako'y tumanggap ng krus mula kay Jesus Kristo. Kaya ako'y nagpapasan araw-araw ng krus. Araw-araw at sumusunod kay Jesus Kristo. Ito'y tamang lingkod ni Jesus Kristo. Araw-araw. Kaya sa lahat ng Kristiyano, araw-araw ay Sabbath Day. Ibig sabihin, araw-araw tayo nabubuhay sa araw-araw, Sabbath Day, kapahingahan, nabubuhay sa loob ng tunay na kapahingahan. At kung tumating ang katapusan ng mundo, tayo papasok sa walang hanggang langit, banal ang kaharian ng Diyos. Kaya araw-araw ganito tayo nagsasanay ng kabanal-banalan. Ito, Unang Juan chapter 3, verse 2. Mga minamahal, ngayon mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahaya kung magiging ano tayo. Ngayon, ating katawan hindi maganda, ating pananampalataya hindi malakas, maraming kulang. Pero nalalaman natin na kung siya ay mahayag, si Jesus Kristo, kung dumating siya sa mundo muli, tayo ay magiging katulad niya. Tayo ay magiging tulad niya. Kaya ni Jesus Kristo, bakit tayo nagsuot ng ni Jesus Kristo dito, banal sa Panginoon, araw-araw nananalangin sa Panginoon, kumagawa na araw-araw ng mga gawa ng Panginoon, nakahandog araw-araw ng ating sariling katawan sa Diyos. Oo, anong ito? Mga gawa ni Jesus Kristo. Kaya Christian life, ito'y pare-pareho na kaya ni Little Jesus. Little Jesus, maliit na Jesus Kristo. Tayo, maliit na Jesus Kristo. Sapagkat, siya ay ating makikita bilang siya. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya, ay maglilinis sa kanyang sarili. Kaya naman niyang malinis. Yes, ngayon, araw-araw, dumadating si Jesus Kristo sa atin upang salubungin. Tama po ba? Araw-araw siya pumunta sa sanibutan. Tayo din, umaasa sa ikalawang pagdating ni Jesus Kristo. Kung tayo umaasa sa kanitong tunay na kasiyahan, kung tayo dapat maghanda. Paano? Siya ay naglilinis sa kanyang sarili. Anong ito? Ginagawa niya ang kanyang Christian life ng banal. Ito'y banal na Kristiyano.
Okay? Napakahalaga. Kaya naman yang malinis. Tayo dapat magsalubong kay Jesucristo ng may malinis na ating katawan. Malinis na kaluluwa. Okay? Napakahalaga. Ito. Kaya, ang lahat ng mga bagay nangyari sa Israelita ay banal. Muna, Israelita, itinalaga sa Diyos. Kaya sila ay naging banal. As sa kanila, sinabi ng Diyos na tabernakulo. Bakit? Dito, magpakita ang Diyos. Nagpakita ang Diyos sa kanila. Dito sa loob ng tabernakulo. Kaya dito, din naging banal. At sa loob ng tabernakulo, maraming mga banal na kasangkapan. At nga dito, ang mga pari na itinalaga sa Diyos ay naghandog ng banal na handog sa Panginoon araw-araw ayon sa kautusan ng Panginoon. Ito ay banal na paraan. Kaya, lahat ng pari ay dapat maging banal. Sila ay dapat maghandog ng banal na bagay sa Diyos. Sila ay naghandog ng sa Sabbath day ng maraming handog sa Diyos, pero tayo naligtas na kapatid ay araw-araw nakahandog ng ating sariling katawan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito tamang Christian life. Pwede nating malaman ang tunay ng Christian life sa pamamagitan ng pamumuhay ng Israelita. Okay, tama po ba? Maintindi po ba ninyo ito? Okay. Ngayon, sa Philippines, kitinayo ng Diyos ang Philippine Life Mission. Tama ba? Kaya tayo, naligtas na kapatid, naligtas na anak ng Diyos, kaya tayo din, banal na Philippine Life Mission. Tayo, banal na church sa Diyos. Hanggang ngayon, ang Diyos kumilos ng mga makapangyarihan sa Philippines. Kaya ngayon, dumami kanito ng mga 50 churches, mga 30 mission branch. Pero kailangan natin na mas maraming church dahil maluwang na lugar ang Philippines. Maraming mga lugar na dapat tayong pumasok doon ng may salita ng buhay. Doon, maraming mga kaluluwa ay naghihintay ng salita ng buhay. Pero sino? Sino? Patatanda? Hindi. Mga kabataan, kayo'y dapat pumasok sa bawat lugar. Pumunta sa lahat ng lugar ng may tamang salita ng buhay. Kung gayon, kung tayo nagsasakripisyo ng mas marami, kung gayon, maliligtas ang mas maraming mga kaluluwa. Ito'y matatag na pangako ng Diyos. Pero ngayon kulang ang mga tunay na lingkod ng Diyos. Maraming mga Kristiyano nagsasabi, ako'y anak ng Diyos. Pero ang kanilang pamumuhay ay hindi banal. Kung gayon, hindi kagamitin ang kanilang pamumuhay ng Diyos bilang tunay na kaligtasan, gawa ng Panginoon. Okay? Kaya ngayon, dahil sa COVID-19, maraming mga problema sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, maraming mga problema. Ngayon, tumadami, patuloy ang mga may sakit. Pero, hindi kaya tumigil ang kilos ng Espiritu Santo. Tayo dapat kumawa ng mga kawa ng Diyos. Tayo ay espiritual na Israel na itinalaga ng Diyos. Tama po ba? Tayo is espiritual na Israel. Saksi ni Kristo. Hindi saksi ng Diyos. Saksi ng Diyos ang Israelita. Tayo Kristiyano, saksi ni Kristo. Tayo nagpapatotoo tungkol sa dugo ni Jesucristo. At tayo ay bahay ng Diyos na nasa loob natin ang Diyos. Yes, nasa loob natin ang Diyos. Kumikilos patuloy ang Diyos. Kung tayo ay sumusunod, kung gayon, mangyayari mas maraming mga hiwaga ng Panginoon. At tayo, mga pari na nag-aalay ng ating sariling katawan. Kaya ating sariling katawan din dapat maging banal. Tayo ay banal na pari at nag-aalay ng ating banal na katawan sa Panginoon. Kung tayo naghandong ng maruming katawan, oo, hindi tatanggapin ang ating sakripisyo ayon sa salita ng Diyos. At tayo sumusunod araw-araw sa
salita ng Diyos. Tama po ba? Araw-araw. Yung Sabbath day. Araw-araw. Sabbath day. Araw na kapahingahan. Araw-araw, tayo ay nagpapahinga sa loob ng biyaya ng Diyos. Sa sanibutan, maraming mga trabaho at problema. Walang kapahingahan. Pero sa loob ng Diyos, may tunay na kapahingahan. At tayo ay mga anak ng Diyos na nabubuhay. Mabubuhay kasama ng Diyos sa langit magpakailanman. Ito'y ating pag-asa. Tama po ba? Kaya tayo dapat maging banal. Napakahalaga ito. 1 Corinto chapter 3 verse 16-17. Papasahin ko po. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Kung ang sinuman ay magtangkang humiba sa templo ng Diyos, ang taong ito ay gigibayin ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Oo, siguro nga itong matakon na salita. Kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Yes, nasa loob natin may Diyos. Nananatili ang Diyos. Kung ang sinuma ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito ay gigibayin ng Diyos. Gigibayin ng Diyos. Oh, takot na takot. Ang taong ito, gigibayin ng Diyos. Hindi banal siya, gigibayin ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Tayo, templo ng Diyos. Ibig sabihin, nananatili ang Diyos sa atin. Huwag ninyong kalimutan ito. Ito ay Philippine Life for the Mission. Ang lahat ng ating church, dapat maging banal. Paano? Paano? Lalo na sa mga kabataan. Maraming mga tukso sa kabataan. Itong mahalagang salita sa mga kabataan upang ingatan ang ating pananampalataya. Ikaw lamang Timoteo, chapter 2, verse 21-22, babasahin ko po. Kung nililinis ng sinuman ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay. Handa sa lahat ng mabuting gawa, ngunit alayuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan. Asundin mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan kasama ng mga tumatawak sa Panginoon mula sa malinis na puso. Okay, dito may mahalagang turo. Limang mahalagang turo dito. Kung nililinis ng sinuman ang kanyang sarili, nililinis ng sinuman ang kanyang sarili, tayo dapat maglinis ng ating katawan, ating sarili. Paano? Dapat tayong umalis sa kasalanan. Huh? May masamang kaugalian? Kung may umalis kayo, alisin ninyo ang iyong masakasamaan. Huh? Meron ba kayong masamang kaugalian, masamang pananalita, o masamang anong bagay? Kung kayo, alisin ninyo. Bakit? Kayo ay Kristiyano, anang ng Diyos, banal na anang ng Diyos. Hindi tama ito. Tama po ba? At magiging tanging kagamitan, itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay. Ano? May-ari ng bahay, Panginoon. Itinalaga at mahalaga sa Panginoon. Oo, tayo dapat maging mahalagang brother at sister. Tama po ba? Handa sa lahat ng mabuting gawa. Yes, ito ating pag-asa. Dati, bago nalitas tayo, tayo ay hindi nararapat sa mahalagang kagamitan ng Diyos. Dahil marumi tayo. Walang kapangyarihan, walang kakayahan, pero ngayon tayo naligtas. At sumasama ang Diyos sa atin. Kaya tayo'y dapat at lumakas sa matuwid na daan, pero may ilang brother o sister may kanitong mahalagang pag-asa. Gusto ko sanang gamitin ako ng Panginoon para sa walang hanggang gawa ng Diyos, walang kaluwalhatian ng Diyos. Kung gayon siya ay dapat maghanda ng kanyang sarili. Paano? O kanito, nililinis ng sinuman ang kanyang sarili. Kaya ito ay pag-asa, ito ay kanyang gawa, kinagawa. Okay, tama po ba? Ngunit, layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan. Ito, layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan.
Lalo na sa kabataan, maraming mga tukso, masasamang pagnanasa. Lumalabas ang maraming mga ganitong masasamang pagnanasa. Layuan mo ito, ikatulong turo, at tapos sundin mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan. Anong ito? Salita ng Diyos. Sundin ninyo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan. Banal na salita ng Diyos. Sundin ninyo. Okay, tama po ba ito? At tapos, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Ito ding mahalaga. Kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Anong ito? Kasama ng mabuting Kristiyano. Tapat na Kristiyano. Tapat po ba? Mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Yes. Siya ay tunay na Kristiyano. Tunay na nalitas na tao. Tunay na anak ng Diyos. Siya, sila ay tumatawag sa Diyos ng may tapat na puso. Kasama nila, kayo dapat manatili at gumagawa ng anumang bagay. Kung gayon, kayo ay magiging mabuting Kristiyano. Dito, layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan. Ito. Totoo lang, sa mga kabataan, may apat na malaking temptations. Apat na malaking temptations sa mga kabataan. Ano? Una, pera. Yes, pera. Oh, baka pangyari ang tukso. Po ba? Dahil sa pera, naliliga ang maraming mga kabataang Kristiyano. At the worldly culture. O ngayon, nabantok na ang K-pop, K-drama. Maraming mga pero ito ay hindi tama sa Panginoon. Ito galing sa Diablo. At ang pangangalo niya. Ngayon sa Pilipinas, nabaksak na ang tamang mabuting relasyon pagitan ng lalaki at babae. Kaya araw-araw nangyayari ang maraming mga pangangalo niya. At ang ika-apat, katamaran. Ayaw, trabaho. Okay, muna sa pera, tungkol sa pera. Unang Timoteo chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na ang ilang nagnanasa dito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Yes. Tayo nabubuhay sa mundo, kaya kailangan natin ng maraming pera. Kung walang pera, hindi kaya mabuhay dito. Kaya kinakailangan natin ng pera. Pero ito, pag-ibig sa salapi, pag-asa sa salapi, ito'y ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Yes, pera ay isang kagamitan ng tukso ng Diablo. Tukso ng Diablo. Pera, okay, ito'y mabuti. Bahala ka sa pamumuhay sa mundong ito. Pero, walang kabuluhan sa langit. Hindi madadala. Hindi kaya natin madadala ang pera kaya ng isang piso. Hindi kaya. Kaya, kahit na kinakailangan natin ng maraming pera, pero huwag kayong maglagay ng iyong puso sa pera. Ito'y pag-ibig sa salapi, pag-ibig, sumusunod sa salapi, pera. Ano ang mas mahalaga? Fellowship at pera. Sa paningin ng sanibutan, pera mahalaga. Pero, sa paningin ng Diyos, paningin ng espiritual na mata, sa loob ng fellowship, may maraming kantimpala sa langit. Sa mundo, parang walang kabuluhan. Pero sa pamamagitan ng fellowship, kung tayo ay tumutulong sa ibang mga mahinang brado o sister, mga nasa kahirapan, kung tayo ay nagbibigay ng ating pag-ibig sa kanya, kung gayon, siya ay pwede makabangon muli. Ito'y mas mahalaga, di ba? Kaya, okay, tayo dapat magtrabaho ng masigasig upang kitain ang pera. Pero ating puso ay dapat umaasa sa langit, hindi sa sanibutan. Napakahalaga ito.
At tapos, worldly culture. Worldly culture. Unang Juan, chapter 2, verse 15. Babasin ko po. Huwag ninyong ibigin ang sanibutan, ni ang mga bagay na nasa sanibutan. Ang pangpag-ibig ng ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanibutan. Sapagkat ang lahat na nasa sanibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamata sa buhay ay hindi mula sa ama kundi sa sanibutan. Yes, huwag ninyong ibigin ang sanibutan. Tayo nabubuhay sa loob ng sanibutan, pero huwag ninyong ibigin ang sanibutan. Huwag ninyong ilagay ang iyong puso sa sanibutan. Same meaning. Tama po ba? Ni ang mga bagay na sa sanibutan. Anong ito? Mga bagay na sa sanibutan. Pera, mga kotse, mga magandang damit, mga gandang cellphone, computer. Tama po ba? Mga brand sapatos, brand bag. Oo, kanito. Ang pag-ibig ng ama ay wala sa sino mang umibig sa sanibutan. Ito mahal lang ang salita. Ang pag-ibig ng ama ay wala sa sino mang umibig sa sanibutan. Kaya tunay na Kristiyano ay hindi umibig sa sanibutan, kundi sa langit. Tunay na Kristiyano umaalis patuloy araw-araw sa masamang sanibutan. Bakit? Sila ay dapat nag-ingat ng kanilang kabanalan. Kabanalan. Sa loob ng sanibutan, anong banal? Anong mga banal sa loob ng sanibutan? Banal? Itinalangasal, Diyos. Mga itinalangasal. So, lamang banal. Sa sanibutan, kaya walang banal na bagay. Okay? Tama po ba? Sa sanibutan, walang Diyos. Walang kabanalan. Kaya ang lahat ng Kristiyano ay dapat mag-ingat ng ating pananampalataya sa sanibutan. Paano? Kaya ibinigay ng Diyos sa atin ang mahalagang salita ng Biblia at ang church at ang mga ating brothers and sisters. Napakahalaga ito. Sapagkat ang lahat na nasa sanibutan, ang masasamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, ating laman, mata, ang pagmamataas sa buhay, ang karangalan, mas mataas na tao, makapangyarihang tao. Gobernador, mayor, mapangulo din. Oo, sa balang araw mamamatay. Sila din dapat humarap sa Diyos. Tayo din haharap sa Diyos. Kung ngayon, sino mas mahalaga sa Diyos? Tayo naligtas, sila hindi pa naligtas. Kung ngayon, sino mas mahalaga? Siyempre, ang mga naligtas na kapatid. Pero, bakit tinutukso kayo ng Diablo, ng mga bagay ng sanibutan? Kumising kayo. Ang lahat ng mga bagay ito, hindi mula sa ama, kundi sa sanibutan. Sanibutan. Kaya, sa sanibutan, maraming mga tukso. Kaya, kung malakas ang ating pananampalataya, pwede tayong makapagtagumpay ng itong masamang tukso. Okay? Ha po ba? Napakalaga ito. At tapos, Unang Thessalonica chapter 4, verse 3, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang iyong pagkakabanal, pagpapakabanal, at kayo umiiwas sa pakikiapit, na ang bawat isa sa inyo matutong maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at karangalan. Hindi sa pita ng kahalayan na gaya ng mga henti na hindi nakakakilala sa Diyos. Yes, ito ang kalooban ng Diyos, ang iyong pagpapakabanal. Yes, kabanalan, ito'y kalooban ng Diyos. Tayo dapat mag-ingat ng ating kabanalan, pero may tukso. Kayo umiiwas sa pakikiyapit. Anong ito? Sa mga kapatid, ito'y balakas ang tukso ng Diablo. Maraming mga kapatid, brother, ay nakakaroon ng girlfriend, sister, boyfriend. Sa church, parang wala. Pero sanibutan, meron. Yung kung kayo sa sanibutan, kayo ba hindi tamang Kristiyano? Sa loob ng kusal ng church, kayo'y tamang Kristiyano? Sa labas, hindi? Kung kayo, peke, papakunwari kayo. Tama po ba?
Kung kayo'y tapan na Kristiyano, banal na Kristiyano, kung kayo'y tapan, mag-ingat ng iyong sariling kadalisayan, ng kalinisan, kabanalan. Ito'y malakas ang tukso, ang pakikiapit ng Diablo. Ang bawat isa sa inyo'y matutong baging mapagpigil sa kanyang sarili, katawan, sa pagpapakabanal at karangalan. Bawat isa sa inyo'y matutong maging mapagpigil sa kanyang sarili, katawan. Paano? Paano? Kaya, iisa, hindi kaya. Kung kayo nag-iisa, hindi kaya. Hindi kaya mag-ingat ng iyong kabanalan. Kaya, sinabi ng Diyos, sama-sama kayo. Nagtitipon-tipon kayo sa loob ng salita ng Diyos upang lumaban sa Diablo. Iisa, hindi. Diablo, mas makapangyarihan kaysa sa atin. Kung walang tulong ng Espiritu Santo, hindi pwede tayong makapagtagumpay ng itong masamang pakikiapit ng tukso ng Diablo. Hindi kaya. Napakalaga ito. At tapos, ika-apan na ito, katamaran. Kawikaan, chapter 21, verse 25. Ang pagnanasa ng tamad at ang sa kanya'y pumapatay, sapagkat ayaw magpagal ng kanyang mga kamay. Yes, tapos natin malaman itong salita. Ang pagnanasa ng tamad, ang sa kanya'y pumapatay, katamaran ay pumapatay ng ating katawan. Sapagkat ayaw magpagal ng kanyang mga kamay. Ito din, ikalawang Tesalonica chapter 3, verse 10. Sapagkat noon pa man kami ay kasama ninyo, ay aming iniutos ito sa inyo. Kung ang sinuman ay ayaw magtrabaho, ay huwag din namang kumain. Walang trabaho, huwag kumain. Sorry. Ano ibig sabihin? Magtrabaho kayo sa sanibutan. Upang mabuhay sa sanibutan, tayo dapat magtrabaho. Kailangan natin ng pera. Bastang huwag kayong maglagay ng iyong puso sa pera, sa sanibutan. Pero kailangan ng trabaho sa mundo. Bakit? Para mabuhay tayo sa mundo at tapos mag-evangelize sa mga taga-sanibutan. Tayo dapat magpakita ng mabuting halimbawa bilang tunay na Kristiyano. Okay? Pero sa Thessalonica Church, siguro may ganitong kapataan na ayaw magtrabaho. Kaya ganito, sumuway si Apostle Pablo sa kanila. Huwag din namang kumain kung ang sinuman ay ayaw magtrabaho. Okay? Kaya ang lahat ng kapataan dapat magtrabaho ng masigasig. At may ganitong apat na malaking temptation. Una, pera, at tapos worldly culture, at tapos pangangalo niya, at tapos katamaran. Kung gayon, tayo dapat mag-isip ng malalim tungkol dito. Tinutukso ba ako ng pera o worldly culture, K-pop o TV, YouTube, cellphone, Facebook, Instagram, iba't ibang bagay. Marami. Tinutukso ba ako matangangalo niya? Naalam ang puso ko sa ibang brother o ibang sister. Kung gayon, delikado. Ngayon, nasa delikadong sitwasyon kayo. Malapit ang Diablo. Ako ba? Kung yung katawan ay tamat, ito din same. Ang katamaran, ito ay pumapatay ng inyong katawan. Spiritual na meaning ito. Dahil sa katamaran, namamatay ang ating Christian life. Dahil sa katamaran. Maraming mga kabataan na humuli sa bawat fellowship. Lagi late. Bakit hindi kayo dumating sa bago 10 minutes o 20 minutes? Ilang brother or sister dumating sa Rose Day 1 hour para sa paglilinis ng kusali ng church at tumutulong sa ibang brother or sister. Pero
Okay, sila ay mabuti. Pero marami mga kabataan, lagi late sa fellowship. Ito ang problema. Kung tayo, kung nagpa siya, ng 10 a.m., tayo magsisimula ng Lord's Day service. Kung gayon, kailan darating ang ating Panginoon? Oh, 10 a.m. Tiyak na 10 a.m. ay Diyos sa kusali ng church. Dahil tayo nagpa siya kanito. Kung gayon, kailan tayo dapat dumating sa kusali ng church? Siguro, 30 minutes before 30 minutes, tumo 1 hour pwede. Kung gayon, subukin ninyo ang iyong puso. Maganda, magiging maganda ang iyong puso. Kung kayo ay dumating sa kusali ng church sa Lord's Day, 30 minutes before, kung gayon, tiyak na mas maganda ang iyong puso. Okay? Ito, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Kasama. Kaya, sa bawat church, maraming mga brother, sister. Kaya, tayo dapat maging masigasig sa pagtitipon-tipon sa pangalan lugar, sa kusali ng church o bawat bahay. Kung gayon, pwede tayong umiwas ng itong maraming mga itong masasamang pagnanasa ng kabataan. Okay? Oh, sorry. Ang ating Philippine Life Mission dapat maging ganitong banal na church sa haram ng Diyos. Okay? Tayo, espiritual na Israelita. Ay ito, 2021 Young Adults Retreat. Let's have the mind of Christ. Sa oras na ito ay nagpahayag sa inyo tungkol sa kabanalan para dito. Awit chapter 110 verse 3. Kusang loob na ihahandong ng iyong bayan sa araw na iyong kapangyarihan sa kagandahan ng kabanalan. Mula sa bukang liwayway ng umaga, ang iyong kabataan ay darating sa iyo na hamok ang kagaya. Anong ito? Totong lang, napakagandang kabataan ito. Napo ba? Kusang loob na iahandong ng iyong bayan sa araw ng iyong kapangyarihan sa kagandahan ng kabanalan. Dito, lagi, gusto ko itong salita. Kusang loob. Kusang loob ito nga, isang anyo ng pag-ibig. Kusang loob. Yes, mula sa ating sariling puso, lumalabas ang ating pag-ibig patungo sa Diyos. Ito'y tamang Christian life. Kusang loob na ihahandog ng iyong bayan sa araw ng iyong kapangyarihan sa kagandahan ng kabataan. Mula sa bukang liwayway ng umaga. Bukang liwayway ng umaga, pag sumikat ang araw, kung gayon, nagsimula ang isang araw. Ang iyong kabataan ay darating sa iyo na hamok ang kagaya. Oo, naway ang lahat ng ating young adults ng Philippine Life Mission maging ganito. Kaya ng isang hamok, banal na hamok mula sa bukang liwayway ng umaga. Dalisay, napakaganda. Napo ba? Napakalinis na hamok. Tiyo. Napo ba? Kung gayon, tayo'y dahan-dahan magiging gaya ni Hes Kristo. Let's have the mind of Christ. Muna, si Hes Kristo, banal. At tapos, tayo din dapat maging banal. Okay? Kaya, naway sa pamamagitan ng ngayong Young Adults Retreat 2021, naway lang ng ating mga kabataan ng Philippine Life Mission, magiging mas banal, at mas tapat at mas malinis sa harap ng Panginoon. Kung gayon, pwede tayong gamitin ng Panginoon bilang mas mabuting kasangkapan ng Diyos. Kung gayon, anong mangyari sa atin? Mas maraming Pilipino ay maliligtas. At saan-saan buong lupain ng Pilipin,
tatayo, itatayo ang maraming mga church, banal na church, iglesia ng Diyos. Para dito, tayo dapat maging mas masigasig para sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay, tayo pong natin manalangin. Dakil lang amang Diyos na nasa langit, maraming maraming salamat po sa iyong biyaya na nagligtas sa amin sa kasalanan. Totoo lang kami ay hindi nararapat sa maging anak ng Diyos dahil makasalanan kami, umibig kami ng maraming mga bagay ng sanlibutan at hindi namin nakilala ang Diyos ng aming tunay na Ama. Pero narinig namin ang pinakabanal na salita ni Hesus Kristo na siya ay namatay sa krus para iligtas kami mula sa kasalanan. At nang walang bayat, tinubos ang lahat ng aming kasalanan. Pero si Hesus Kristo ay dapat namatay sa krus upang patawarin ang lahat ng aming kasalanan. At nakita namin ang tunay na pag-ibig sa krus sa pamamagitan ng kamatayan ni Hesus Kristo. At pinakabanalan ng Diyos kami dahil sa dakil ng pag-ibig ng Panginoon. Ito ay pinakamaraming dakil ng biyaya ng Panginoon. Kaya kami ngayon dapat mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, malapit ang huling panahon. Nangyayari ang maraming mga masamang pangyayari. Pero kami dapat kumawa ng mga gawa ng Diyos. Kami, banal na Espiritual Israelita, banal na Templo ng Diyos, banal na Pari, banal na Hando. At araw-araw, kami dapat mag-ingat ng Espiritu ng Sabbath Day, tunay na kapahingahan. Kung gayon, ang mga kapatid ng Philippine Lepod Mission ay magiging mas banal at pwede makagawa ng mas maraming mga kalooban ng Panginoon. Nawa sa pamamagitan ng mga kapataan ng Philippine Lepod Mission, mapupuno ang buong Pilipin ng maraming mga iglesia, tunay na iglesia ng Diyos. Ito ay magiging walang hanggang kaluwalhatian sa Diyos at sa amin din, magiging walang hanggang gantimpala. Sa pamamagitan ng Young Adults Retreat 2021, naway lumalago patuloy ang aming pananampalataya at ang Diyos lamang maluluwalhati. Maraming maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesu Kristo, ang aming tagapagligtas. Amen.